What's up mga ka-Hanfeed, at ito na naman tayo sa panibagong vlog. At ayan nga, makikita nyo ang ating buhok. Hindi na siya blondie dahil tayo ay nasita, kaya pinalitan natin ang dark color. So, ngayon, papakita ko yung update kila Desi, Ember, kay Janu, kay Ari. So, yun, lalaki na nila. Tapos, papakita ko sa inyo ang pagsusuot ng training ring. At ito nga ay regalo sa atin ni Sir J. No? Salamat Sir J. Di na tayo umorder pa. Di na tayo bumili pa. Niregaluhan niya tayo ng isa. So, bala ko lagyan sila lahat ng training ring. So, ayan. Ito nga pala ay pangkakatail para kay Ember. So, papakita ko sa inyo yung paano ba magkabit nang hindi sila masyadong nasasaktan or nahihirapan. At dahil nga prone sila sa flyby at lahat naman ng ibon. Lahat sila, once na nasaktan mo, nagulat, hindi kompleto yung banding nyo, yan, nagpa-flyby talaga. At itong training ring, ito ay pang-outdoor. Ginagawa mo! Tingnan nyo na utal-utal. Ito ay pang-outdoor. Ayan. Pang-outdoor siya na recoil pag magti-training kayo sa labas na may leash siya. So, order pa lang tayo ng leash. At sana next week andito na para kasi ang laki na ni Ember. Baka next week or next week, lilipad na siya. So, yung mga malilit natin sila, Desi, January, orderan na din natin sila. At ayun nga, ang bilis ko mautal sa R kasi bulil talaga ako sa R. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. At ayan nga, naka-engine seat lang tayo at basa pa yung hair natin, di pa natutuyo. At ito yung ating mga hand feed. So, unahin natin yung mga parakit natin. Boom! Laki na. So, ito si Janu. Ayan o. Oh. Pleto ng balahibo. Oh, maulog ka be. Diba? Laki o. Oh. Tapos, ito ang ating isa pang parakit na si Ari. So, ayan o. Oh. Dumungi siya kasi ang kulit niya kumain eh. Pero ayan, kita niya naman. Kakapakain ko lang din pala sila sa kanila. Busog na busog sila. Tapos, ito ang makulit nating si Desi. Hi! Ayun o, oh, laki na yan na, diba? Hi! Kiss! Parang may siya mag-kiss, guys. At ito na, ang pinakamalaki natin. Ayan! Diba? Isipin nyo noon, halos ganito lang siya kalaki, oh. Ngayon, at ito nga yung susuotan natin ng training ring. So, hindi pa pala siya marunong mag-perch. Sasanayin pa lang natin siyang tumungtong sa perch. At ito nga ay gumawa tayo ng DIY perch. Ano? So, ano lang to? Palutsina ng makapal. Tapos, gumawa lang tayo ng sanga dyan na sa tingin natin ay magandang itsura. Ayun nga. Sinili ko lang siya dito. Hindi ko na napinako kasi nakabit ko agad to, so hindi ko agad siya napako, tapos nilagyan na lang natin siya ng paracord dito para pag tumungtong sila, hindi sila madudulas. At pag nilalagay ko nga dito si Desi, paborito niya tong ngat-ngatin. Ayan o. So, ang binigay sa atin ni Sir J na training ring is walang ganito. At pag bumili ka ng training ring, may ganito siyang kasama. Pero sa atin, kasi nag-improvise lang tayo. Actually, sa dati ko nung training ring, sa Alps na training ring noon. Si Ki, kay Ki, namatay siya. So, inalis ko yung training ring niya para ano, para kahit papano, baka may paggamitan. At ito lang nga yung time na yun. May paggagamitan na tayo. At ayan sila guys. Ayaw mag-focus. Pero ayan. So, mas malaki siya. Ang alam ko is 0.55 ang bilog niya. 0.55 cm or mm. Yun, basta yun. Google! Marinig kita sa mukha eh! Kailangan din natin ng long nose or pliers. Wait, meron yung pliers na yung hindi matulis, yung ganyan ang itsura niya. Pero kasi wala tayong ganun at itong lang meron tayo. Isang kalawangin na long nose. So,
Yan, kabit natin. At ayan nga. So lalabas natin si Ember. Ember. So sa ganitong process, ang pagkabit ng training ring, for sure, sa una, maninibago yung ibon natin. At possible din silang ma-stress. Dahil yun nga, first time nila malalagyan ng singseng at hindi pa tumumba yung camera natin. At yun. Ngayon siya. Guys, Ember. Ember, gutom ka pa? So, ito, napakatao talaga nito. Tapos, ang tindi ng walk recoil niya. Ayan. So, kabit natin guys. Unang-una is hahawakan niyo yung handfeed niyo ng paganyan. So medyo nakatakot pero kailangan niyo gawin to nang gently. Tapos ayun yung paa nila. Ember. Ember. Ayan. So ito ay napakahirap sa totoo lang. Napakahirap magkabit ng ganito kasi pwede masaktay ibon. At ayan nga, nasuot mo natin. Ang ilalagay na lang natin is yung lock. Ember, Ember. At dahil nga malikot si Ember. Ayan. Inaano natin kasi ayaw natin siya mabigla. Kinagat niya ngayon ating long nose. Ember. Lagay tayo dito ng malambot. Lagay natin yung kumot natin. At ayaw natin siya malaglag sa something na matigas kasi baka siya ay mapilayan. So meron din yung nabibiling mga leash. Body leash yung tawagin. Or bird leash. At ayan nga, napaka inuulit ko sa inyo, napakahirap magkabit talaga ng training ring. Sa totoo lang, mga ka-handfeed. Ember. Chill, chill, chill. Chill, baby. At ayun. Ember, Ember, Ember. Ayun o, di ba? Napakahirap talaga, as in. Sobrang hirap. Op, huwag kang tatalon. Ang pinakamaganda palang training ring na makuha nyo is yung masikip. Para isang ganun lang, isang shoot lang, pwede nyo agad ilock, hindi agad nila maalis. At ayan nga, ganun nga yung nagawa natin. So, sinikipan natin. At ito, ang importante. So, meron din palang tinatawag na snap swivel. So, umorder tayo nun sa Shopee. At pag dumating sa inyo, papakita ko kung para saan ba yon. Ember, come. Come. At ito nga. Medyo stress na ang ating ibon sa ganitong point. Ay, haya. Ember, Ember, Ember. Ember, chill, chill, chill. Chill, chill, chill. So, sa ganitong paghawak guys, kailangan sobrang gentle. Hindi nyo sila mapipisel or anything na masasaktan sila. Dahil, pag sila ay nagtampo, wala na. Yung hirap ng bawiin ng recoil nila. So, ayan o. So, tiis-tiis lang talaga. At, ayan nga. I-clip lang natin ganyan. Yun. Tapos, lock. Ayun. So, ayan na. Nakabit na natin. Sorry, baby. Baby, sorry. 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 Saktan ka. Ayan. Mas ugaliin yung kausapin yung hand feed nyo. Kasi napaka-importante nung para masanay sila sa boses nyo. Ayan nga, nagtatampo ang ating Ember. Hindi tayo masyado pinapansin. At ayun, kinakagat niya yung singsing natin. Mahilig kasi talaga mga ibon sa makikinang. Lalo si Desi. Kung makita nyo talaga yon, ah. Pag nakakita yun na makinang. So, for sure, ayan, kasi magkasama si Desi at si Ember sa isang bin. For sure, pag nakita niya tong makinang sa paa ni Ember, ngangat-ngatin niya yan. Ayan, naninibago yan guys. So, possible na humina siya kumain sa ganitong point sa paglagay natin ng training ring. Or, kung hindi man siya na-stress, yun, ganun pa rin yung kain niya. At, yun nga, ang pinaka-best way para magkabit ng training ring. Kailangan gentle kasi may napanood ako sa YouTube kung paano nga ba kasi iniisip ko mali yung paglagay ko. So, mas kawawa yung ibon niya kasi yung dinakot niya nakaganyan talaga tapos ginaganong-ganon niya lang. So naawa ako sobra. Tapos IRN pa naman yon or Indian ring neck. So napakakawawa ng ibon kasi stress na stress talaga. At ito, balik muna natin siya sa bin niya para makasama ang kanyang tropa pits na si
Desi. Hi, Desi. 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 Ayan. Ayan. Ayan, laki na ni Desi. Huh? Sobrang bait nito, guys. Hindi nga lang siya ganun kalakas yung recoil niya. Pero ang bait niya talaga. Hop, ipot na naman. Ito, pag binaba mo. Usually sa alps, pag binaba mo sa bin nila or binuhat mo, pupupo yan. Pag bata, ah. Pero pag malaki na, hindi na. At yun. Nakakakaba talaga magkabit ng ganyan. Kasi, yun nga, possibility. Pag napalakas mo yung pihit nito, na ganun mo bigla, naipit yung paa niya, daliri niya o kuko niya, bali, durog yung boto. Kasi, ganyan mo pa nga lang sa'yo eh. Ganyan mo pa lang na napakahina. Or dahan-dahan lumalakas, gumaganyan, ang sakit na eh. What if sa fragile na paa pa nila? Napakanipis, oh, parang ting-ting. Diba? Or minsan mas mataba pa yung ting-ting eh, sa daliri nila. Tapos, naipit mo ng ganun. So, ano na lang mangyari sa ibon nyo? So, ang pag-ano talaga, paglalagay talaga ng training ring is kailangan gentle ka ng sobra at most preferably may kasama ka. So, ayan, gusto niyang pumunta sa perch. Okay, Ember. Lagay natin siya. Ay, ni Desi pala. Hi, Desi. Come. Oh. Ayun na. Napakakulit niyang ibon na yan. Oh. Yun. Desi, step up. Step up. Step up! Uy! Pakitang gilas ka naman ah, sa camera ka eh. Step up! Ayaw? So, pinapahiya tayo ni Desi. Ayaw niya mag-step up. At ayan nga. At advice ko din pala sa inyo, mga ka-unfeed, sanayin nyo ang ibon nyo sa pagtayo sa ganito, sa mga perch. Kasi, pag yan hindi nasanay, mahihirapan kayo kung maraming magti-training kayo. Hindi niya alam kumapit sa ganyan. Hindi niya alam kumapit ng ganon. Nasa lapag lang siya. Hindi niyo siya malalagay sa mga stand perch niyo na pwede yung pag-trainingan. At ayan, no? Kita niyo hindi siya masyado na stress. Kasi ang sign ng stress na ibon is tulala lang siya. As in, wala talaga. Wala talagang galaw. Ayan, ayan nga, normal lang sa kanya. Kasi napaka-gentle nung paghawak natin. Step up. Desi, huwag mo pahiya. Step up. Gusto niya umakyat? Gusto mo umakyat? Gusto niya dun sa dilaw? Or balik ka na sa cage? Ano? Pili ka? Ano? Ah. Ting ka sa camera. Ayun nga. So, next week, most likely next week, ba-vlog ko ulit. Or basta dumating yung mga training ring nila Desi, Jano, at ni Ari. Pag dumating mga training ring nila, ba-vlog ko ulit yan. Kasi sa totoo lang, mas mahirap sila lagyan. Kasi ang kakatail, medyo mahaba-haba yung paa niya. Tignan nyo naman paa nito. Ayun o, wait lang, focus natin. Ayun o, tignan nyo yung paa niya, di ba ang liit? Parang nyo dyan lalagay yung training ring. Kaya yun. So, kanina din pala, pumunta tayo kila Sir Jay. At yun nga, kaya niya tayo naregaluhan ng training ring. Bumisita tayo at pinakita natin. So, si Ember pala, ang ID niya is White Face Pearl. So, in demand daw sila ngayon sa market at possible na mag-cock siya. So, sana mag-cock siya. At plan na din natin kumuha ng breeder na kakatail. Nag-iipon lang tayo. Para kung may pag-giveaway man tayo, kakatail na. Dahil wala nga din sumali sa giveaway natin ng albs. Yan. Buti na lang, di pa tayo nakakuha. Kasi kung kumuha tayo, for sure, o dadagdagan na naman nating alaga. At yun lang sa ngayon. Ember! Hi! Ayan ah. Papansin niya pa rin tayo. Desi! Come! Kiss! yun lang muna sa ngayon. Yun nga yung ating mga hand feed. Next week. Basta dumating. Ayan. So, sa mga gustong magpatulong magpakabit ng kanilang training ring, PM nyo lang ako. Lalagay ko dyan sa baba yung link sa FB natin.
comment lang kayo, ay wag comment, PM lang kayo anytime, basta free ang oras ko, meet up tayo or dun tayo sa bahay nyo kung malapit lang dito sa amin, para naman makabitan natin ang training yung mga alag, training ring yung mga alaga nyo. Ayan. So, yun lang muna sa ngayon guys, bye bye muna at happy bird keeping, peace.